today's video. Mag-share po ako sa inyo ng good news. Lalo na po dun sa mga may balak sa future na magpagawa ng kanilang bahay, dream house, or business center, offices, at you are looking for better quality materials. Actually, this material is famous already in the other country at yun talaga yung ginagamit nila kasi yung mga building structures po nila dun naka-ready na po sa mga gera. Just like in Korea, nung pumunta kami sa Korea, paglapag mo pala po ng airport nila, pag iba po yung wall nila, yung pagkakagawa ng mga wall nila, parang hindi gawa po sa cemento or sa hindi siya gawa sa hollow blocks. So, today, ngayon ko lang po natutunan at gusto ko pong i-share sa inyo na yung materials na yon ay nandito na po sa Pilipinas. And it happened na yung taon na po na yon na ito, na unang gumawa ng kanyang bahay or dream house na made up of this material is connected to us, sa Atumi. Kung in the future, kung gusto niyo po yung bahay niya, mabilis lang siya gawin. Like in 15 to 30 days, maa-assemble na siya. If you know, yung nag-pandemic po sa China, nag-build po sila doon ng parang hospital, di ba? In just 15 days lang yata nila nagawa yun, or in 1 month, para makita yung volume ng infected na mga Chinese about sa COVID. So, ito po yung ginamit nilang material. So, I think this will help you in the future. Kung ang iniisip niyo po is yung cost, yung quality, yung, what I mean with quality is yung tatayo pa siya sa earthquake. Like, it can stand up to 9 intensity earthquake. Also, pwede siya mababad sa baha. At saka, fireproof. Kumbaga, kung yung kapitbahay nyo, nasunog yung bahay, kapag ito yung ginamit nyo sa bahay nyo in the future, magiging less kampante lang kayo na hindi masunog yung bahay nyo. And I think what I like with this material is yung kanya insulation power. Kasi mainit sa Pilipinas kapag summer, di ba? So, this video po, panoorin nyo po, i-discuss po ng first person in the Philippines na papagawa ngayon ng kanyang house with this kind of material, gold, magnesium, oxide, board. Before that, please don't forget to subscribe to my channel and like my videos, or you can share this too. Thanks so much! Ang unit na to, housing project natin, ginamitan natin ito ng bagong materials na wala pa sa Pilipinas. Kami lang ang nag-introduce. Ang tawag dito ay MGO board. Kaning, pasuyo nga nung sample, yung pagkaraso lang. Yung MGO board, marami siyang karakter na hindi mo matatagpuan sa mga materials. Ang itsura niya, para tong gypsum board. Mm-hmm. Yan. Ito itsura niya. So, cut na to. Ang standard size niya is 4 feet by 8 feet. No. Ginagamit ito sa flooring, instead na slab, ito yung gagamitin natin dito sa unit na to. Ilalatag dyan yung MGO board. So sir, kahit sa mga second floor, instead yes, na slab, pwede yan? Matibay yan? Pati yung bubong. Galing no? Pati yung sa taas. So, instead na yero, yan. Ito, kasi ang yero, kinakalawang. Tsaka umiinit, nag-aano ng heat. Nag-absorb. Dumadating ano, nagde-detour, tinan mo yung mga bubong dito. Mm-mm. Ito, hindi ito ganyan siya katibay. Fiber siya, tapos made of mineral ng magnesium oxide. Okay. Kaya siya tinawag na MGO, magnesium board. Okay. Tapos, ginamit ito sa bahay na to na pamporma. Ang tawag sa technology na yon, cast in place. Tingnan niyo po kung paano siya nilagay. So, ito siya. Hindi na yan aalisin. Kaya lang ito na ganito, nasipa nung bakal. Mm-mm. Pero yan, pag dumikit sa simento, dikit siya talaga. Part na siya ng simento. Okay. So, likod, palipot yan. Usually, sir, ano mga bansa yung gumagamit neto? Sa ngayon, Taiwan, Japan, China, Korea. Sa abroad, European, US, Australian. So, sa Pilipinas, kayo po yung wala pinakaunang pa gumamit neto? Wala pa. Merong magmamanufacture na nito, pero iba yung ano niya.
Iba ang iba sa siya sa dito sa nabibili natin sa abroad. So ibig sabihin sir, dito sa Pilipinas, kayo pa lang yung gumamit nito. Kami pa lang. Ito pa lang bahay ito na pa to. Lang. So bukod po doon, maganda din po to sa mga baha. Ah, hindi siya nag-absorb ng hindi siya namamaga pagka nababad sa tubig. Kung ano yung size niya nito, mababad siya ng 30 days, ganito pa rin siya. Hindi siya nadudupok pagka sa araw. Hindi siya dadating araw pagka yung laging nagbibilad sa araw, di ba? Humihina yung material. Ito hindi. Yung kisame, ayan, yung mga kisame niya na kahoy. Kahoy kasi eh. Pag ito nilagay mo, hindi ito magkakaroon ng ano, na naghuhunab yung bahay, nadadamage yung kisame, di ba? Ito walang ganun. Tutuklak. Hindi siya magtutuklak. Hindi rin. Ganun siya katibay. Kaya pwede siyang gamitin na dingding, bubong, slab. Oh, yung sa slab nga ang ating ano. So pagdating naman sa summer, ang ano pong advantage niya pag summer? So malilas po yung init sa loob ng bahay. Wala talaga init. Walang init. Kahit ngayon summer halimbawa, hindi ka makakaramdam ng init sa loob. Maginawa. Ayos. Itong mga to, nung sinumol yan, hindi mainit sa loob. Ayos no. Kaya ganun siya. Pagka hinipo mo yung likod dito, hindi siya mainit. Sa health, sir, wala naman siyang side effect. Ah, wala kasi itong asbestos. Yung ibang kilala nating gypsum board, may halong asbestos. Yung asbestos can cause ng cancer yun. So, how about, sir, sa fire? Sa fire, fire resistant to. Kahit na may sunog ng kapitbahay mo, ikaw hindi masusunog. Yung katabing dingding. Pag sinabing firewall, hindi nadudupok kahit maano. Ito, firewall ang gagawin dito eh. Ito ang ilalagay. Nice. So, makakatipid din kayo niyan sa aircon. Kasi parang insulator na siya. Diba? Okay po. Pag sa earthquake, sir? Sa earthquake, itong design nito, can resist up to 9, intensity 9. Itong design niya. So, kahit mag-earthquake siya, hindi ito para... Kung ako yung designer, ayoko yung hollow blocks eh, na babarog sa bahay mo. Ito walang ganun na maduduro. Oo. Kasi buo siya. Buo kasi siya. Matibay pati siya. Okay. Kaya yun yung mas advantage niya pagdating sa earthquake. Okay. Isa pang materialis natin, itong EPS na replacement ito ng hollow blocks. Ah, okay. So, itong EPS natin, yung manufacturer ko gagamit ng gypsum board, ito ilalagay. Kasi ito, ordinary lang na gypsum board. Mm-mm. Ang resistance nitong materialis ng ginamit nila, hanggang 4 hours lang ang fire. Mm-mm. Ito, kahit 24 hours na nasusunog yung kapitbahay mo, hindi siya ayos ng gamit mo. Ayos ah. Ganon siya kaganda. Ito, 4 hours, sabi resistance niya. Mm-mm. Based dun sa test nila. Opo. Tapos, ito, 800 PSI ang Mm-mm. strength. Mm-mm. Kumpara mo sa hollow blocks, 500 lang ang PSI. Opo. Tapos, yung CIP na yan, if sa cast in place, buhos ng semento siya, ang strength of materials niya, ang PSI niya, 3,000. Depende sa order mo doon sa mixing plant. Pag pinadeliver mo 2,000 di-deliver na, pero 3,000 to eh. Okay. So, kaya kahit may lindol, hindi siya gigiba. So, okay po. Tarling, sama ka sa video. Ilang taon na kayo ang inyong work experience sa construction? Almost 40 years na po. Sa panahon ng lumipas na 40 years, may nakita ka na bang ganitong katibay na materyales? Ano po, wala pa po. Ito lang, itong bagong dating po. First time ninyo na nakakita ng ganito? Opo, first time po. Na kahit hinahataw, hindi na sisira? Opo. So, kumpara nyo ito doon sa mga existing materials na inabutan nyo sa serbisyo noong nasa construction kayo? Mga ginagamit namin ay hardiplex, yun lang po, at saka gypsum board. Ito, pero itong bagong ito, ngayon po lang nasubukan ito na maganda pala po ito na gamitin para sa bahay. Nung nilagay nyo ito, nagbago ba yung kanyang size?
Kasi nababasa siya na aabutan ng ulan. Hindi po. Namamala, okay. Hindi? Hindi po. Nabababad sa tubig? Hindi naman. Hindi naman. Naman po. Pero yung example, sir, kung magpapagawa ko ng bahay, ganito din. Pero ang materials ko, kunwari ordinary, cemento, Hardiflex, same lang ba yung cost ko or mas mapapamahal ako ng konti or mas nakakamura ako ng konti? Same lang po, ma'am. Pero, galing, no? Opo. So, ilalagay na lang po natin dito sa video yung contact number po ni Sir Joven. Kung gusto niyo po, guys, na bumili ng mga gantong materials para sa bahay niyo, para mas wise po yung investment yun ng money niyo. Ito po. So, ito po yung sample, guys. So, ang init dito sa labas, ito po yung CR nila na mga gumagawa po dito. Sabi ng asawa ko, malamig daw. Ayun nga, guys. Sobrang lamig. So, mean to say, effective talaga yung insulation. Magbibuild kayo ng bahay. Gusto nyo ng malamig kahit na summer. Try nyo po itong material na to.